Magandang araw mga bata. Ako po si Gideon Grace A. Umapoy ang magtuturo sa inyo tungkol sa properties ng addition. Sa araling ngayon ay matuturo natin ang paglalarawan ng properties ng addition, associative, commutative, at identity. Ang ating layunin ay paglalarawan ng mga properties ng addition, commutative, associative, at identity, at pag-uugnay nito sa angkop na sitwasyon. Sitwasyon 1. Si Aling Rosa ay may dalawang mangkok. Ang unang mangkok ay may laman na dalawang kamatis, at ang pangalawang mangkok ay walang laman. Ilan lahat ang laman ng dalawang mangkok? Tama, may dalawang kamatis ang laman ng dalawang mangkok. 2 plus 0 equals 2. Ano ang napapansin ninyo mga bata sa ating sagot? 2 plus 0 equals 2. Kapag ang 0 ay idinagdag mo sa kahit anong bilang, ang kasagutan nito ay ang bilang na dinagdagan. Ang tawag sa pamamaraang ito ay 0 or identity property ng addition. Ngayon, dadako na po tayo sa iba pang halimbawa. Ang unang kahon ay walang laman. Ang pangalawang kahon ay may laman na 4 na candy. Ilan lahat ang candy sa dalawang kahon? Tama, may 4 na candy sa dalawang kahon. 0 plus 4 equals 4. May 6 na bola sa unang lalagyan. Walang laman na bola sa pangalawang lalagyan. Ilan lahat ang bola sa dalawang lalagyan? Tama, may 6 na bola sa dalawang lalagyan. 6 plus 0 equals 6. Walang laman ang unang plato. May 5 mansana sa pangalawang plato. Ilan lahat ang mansana sa dalawang plato? Tama, may 5 mansana sa dalawang plato. 0 plus 5 equals 5. O mga bata, naunawaan na po ba natin ang identity property ng addition? Ngayon, dadako na po tayo sa sitwasyon 2. Si Japheth at Joshua ay magkapatid. Si Japheth ay may 3 bola. Si Joshua naman ay may 2 bola. Ilan lahat ang bola nila? Ilan ang bola ni Japheth? 3. Ilan ang bola ni Joshua? 2. Ilan lahat ang bola nila? 3 plus 2 equals 5. Kung ating pagpalitin ang ayos ng 2 bilang sa isang kombinasyon, uunahin muna natin si Joshua, susunod si Japheth, makakaapekto kaya sa pagkuha ng kabuuang bilang nito? Titingnan natin. Ilan ang bola ni Joshua? 2. Ilan ang bola ni Japheth? 3. Ilan lahat ang bola nila? 2 plus 3 equals 5. Ngayon mga bata, ano ang napapansin ninyo sa sum or total o kabuuang bilang nito? Magkapareho ba kahit pinagpalit natin ang addends? Tama, magkapareho ang kabuuang bilang nila kaya ang pagpapalit ng ayos ng 2 bilang sa isang kombinasyon ng mga bilang sa pagdadagdag ay hindi nakaaapekto sa pagkuha ng kabuuang bilang nito. Ang tawag sa pamamaraang ito ay commutative property of addition. A plus B equals B plus A. Narito ang iba pang halimbawa. 1 plus 8 equals 9. Ating pagpalitin ang addends. 8 plus 1 equals 9. Iba pang halimbawa, 10 plus 5 equals 15. Ating baliktarin ang addends. 5 plus 10 equals 15. 20 plus 30 equals 50. Pagpalitin natin ang addends. 30 plus 20 equals 50. Mga bata, naunawaan na po ba natin ang commutative property ng addition? Ngayon, dadako na po tayo sa sitwasyon 3. Ang mga paro-paro ay lumilipad sa paligid ng bulaklak. Ang 3 ay dilaw, ang 2 ay itim, at ang 1 ay asul.
Ilan lahat ang mga paru-paro sa paligid ng bulaklak? Ilan ang dilaw na paru-paro? Tatlo. Ilan ang itim na paru-paro? Dalawa. Ilan naman ang asul? Bago natin kukunin ang kabuuang bilang ay atin munang pagpapangkatin at pagsama-samahin ang mga addends. Titingnan natin. Kopyahin muli ang 3 plus 2 plus 1. Unang pagsamahin ang 3 plus 2. Pagsamahin naman ang 2 plus 1. 3 plus 2 equals 5. Ibaba ang 1 equals. Kopyahin ang 3 plus 2 plus 1 equals 3. 5 plus 1 equals 6. 3 plus 3 equals 6. Anong napapansin ninyo mga bata sa kabuuang bilang? Sum or total? Tama! Magkapareho ang kabuuang bilang sum or total dahil ang pagpapangkat at pagsasama-sama ng mga addends ay hindi nakaaapekto sa pagkuha ng kabuuang bilang nito. Ang paraan o proseso na ito ay tinatawag na associative property of addition. A plus B plus C equals A plus B plus C. Unang pinagsama ang B plus C, pinagsama naman ang A plus B. Or A plus B plus C equals A plus B plus C. Una naman pinagsama ang A plus B at pinagsama naman ang B plus C. Iba pang halimbawa, 4 plus 3 plus 2 equals 4 plus 3 plus 2. Unang pagsamahin ang 4 plus 3, pagsamahin naman ang 3 plus 2. 4 plus 3 equals 7. Ibaba ang 2 equals, ibaba ang 4, plus 3 plus 2 equals 5. 7 plus 2 equals 9. 4 plus 5 equals 9. Iba pang halimbawa. 9 plus 8 plus 7 equals 9 plus 8 plus 7. Unang pagsamahin ang 9 plus 8. Pagsamahin naman ang 8 plus 7. 9 plus 8 equals 17. Ibaba ang 7 equals, ibaba ang 9 plus 8 plus 7 equals 15. 17 plus 7 equals 24. 9 plus 15 equals 24. Iba pang halimbawa, 10 plus 20 plus 30 equals 10 plus 20 plus 30. Unang pagsamahin ang 20 plus 30. Pagsamahin naman ang 10 plus 20. Ibaba ang 10 plus 20 plus 30 equals 50. Equals 10 plus 20 equals 30. Ibaba ang 30. 10 plus 50 equals 60. Equals 30 plus 30 equals 60. Mga bata, naunawaan na po ba natin ang associative property ng addition? Dito nagtatapos ang ating aralin tungkol sa properties ng addition, commutative, associative, at identity. Sana marami kayong natutunan sa video ito. Hanggang sa muli, marami pong salamat. God bless!